Tagala. Naalala ko pa nung unang punta ko dito, noong 2016. Nakakotse pa ako noon. At nasabi ko sa sarili ko pagdating ko dito na isa ito sa pinakamagandang puntahan sa buong Luzon. Bakit? Sobrang tahimik. Sobrang lamig. Sobrang ganda. Kung naghahanap ka talaga ng pahinga malayo sa syudad, perfect ang Sagada. Halika kayo. Samahan niyo ako sa aking biyahe papuntang Sagada. Dadaanan natin ang mga lugar sa Nueva Ecija. Dadaanan din natin ang mga bulubundukin sa Nueva Vizcaya. Hanggang sa marating natin at mamangha sa lugar ng Banawe sa Ifugao. At tuloy-tuloy lang sa paglalakbay hanggang sa marating natin ang Sagada. Guys, moving na tayo, and today is the day we're going to Sagada. O, tatlong araw tayo doon, 2 days sa Sagada, and then 1 day tayo sa Baguio, then uwi. Ganda pa naman ngayon kasi malamig ang panahon, nagyayelo ngayon siguro doon. Kasama natin si Christian. Kaway! Yun, kumakaway, itim ang gloves. Naka winter jacket na kagad dyan, no? Kahit nasa Cavite pa lang tayo. Sa bagay, malamig naman ang panahon ngayon. So, we're leaving Dasma. Ang daan natin is Pabulacan tayo, and then Nueva Ecija, and then Nueva Vizcaya, tapos Banawe hanggang pa Sagada. So, ano tayo? Pa Nueva Vizcaya, then Sagada, then Baguio. Dati kasi pag pumupunta kami ng Sagada, sa ano daan namin, Baguio muna inuuna namin. After ng Baguio, yun, sa Halsema Highway, tapos Highest Point, Atok, and then Sagada. Tapos yung uwi namin, Panueva Ecija, Nueva Vizcaya, ganyan. So ngayon, dahil straight agad natin yung Sagada, sa ano tayo dadaan? Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, yan. Tapos Banawe, Ifugao, then Sagada. Woo! Guys, dito tayo sa Paranaque na tayo. So, pagdating sa dulo, liliko lang tayo ng Nia Road, tapos Ross Boulevard, dire-diretso. Let's go! Yon, Manila! Mahal kong Maynila, sa'yo hindi mawawalay. Maynila na tayo, boss! Dito tayo guys, sa Luneta. Ayan, yung grassland, tapos andito si Rizal, sa may kanan. Sakto, naka-goyong pa Intramuros, sabulin natin. Dito na tayo guys sa may Plaridel Bypass. Dire-diretso lang to hanggang makarating tayo ng Kabanatuan. Medyo ang haba lang nitong bypass road na to. Parang mga 20 kilometers. Nasimula nung nakapasok kami, mga 18 eh. Eh parang kalagit na ano yung pasok namin nun. Grabe guys, ang haba na itong ano, Plaridel Bypass. Sa lahat ng bypass road na dinaanan ko, ito yung pinakamahaba akong nadaan ng bypass. Tapos din yung bypass road guys, papagas muna tayo dito sa Shell. 56 and kano? 59. Pwede na pagas tayo dito. Yun, yun. Ay hindi, saan yung unleaded? Ito, ito kabila. Muna ako. Unleaded kuya, full tank. Naka po. Saan pa ba may sunod ditong ano? Petron na. Sige, sige. Thank you. Wala, walang Shell. Petron tayo. Woo! Ayun tayo sa Petron, guys.
So, kukumpute natin kung magkano yung magagastos natin sa gasolina. So, first gas namin dito sa... Anong lugar to? Anong lugar na to, kuya? Anong lugar to? San Rafael, Bulacan. Ayun, San Rafael. First gas natin. 280 ang ating gas. Ayun na guys, tapos na tayo magpagas dito sa may San Rafael. So first gas natin dito tayo sa may San Rafael, Bulacan. Reset natin yung ating trip A. Yan yung gas eh. So compute natin kung makakamagkano tayo sa gas. Testing natin tong si Borgman. Dire-diretso lang. Let's go. Guys, ito sa Nueva Ecija Arc. Picture tayo saglit. Dito tayo guys sa Hot Pandesal sa The Arrow Bakery. Tama ba? The Arc. The Arc Bakery. Andito lang yan mismo sa may arko ng Nueva Ecija. Ayan o. So magkakape muna kami. Kape tayo guys, kape. Grabe guys, oh. 15 degrees dito sa area na to. Hindi ko alam kung saan na to. Pero check nyo. Lamig. Ito tayo sa may boundary, yung arco ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. So nasa Nueva Vizcaya na tayo. Sobrang lamig dito, nagfa-fog. Chine ko yung temperature, nasa 11 degrees lang ngayon dito sa ano, yung boundary ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya na to, itong part na to. Tignan nyo ang fog. Tapos sobrang lamig, 11 naglalaro, pero parang yung actual nito mga 9 or 10 degrees. Sa Google kasi nakalagay 11, pero parang yung actual nya 9, 10 degrees mga ganun. So palit muna tayo ng gloves, hindi na kaya. Let's go. Na guys, alis na kami dito sa may boundary ng Vizcaya. Dito tayo sa Shell, pangalawang gasolina natin. First natin doon sa may San Rafael, second dito sa... Anong lugar to kaya? Anong lugar to? Anong lugar na po ito? Bambang. Nueva Ecija, Vizcaya no? Full tank po, unleaded. Yun na guys, alis na tayo. Tayo sa pangalawang stopover namin. Dito na to sa may Bambang. Bambang no? Sabi ni kuya sa may Nueva Vizcaya. And then sunod naming stopover doon na mismo sa may ano, sa may Banawe na, Banawe Arch. So itong full tank na to, aabot na ng sagada itong sa akin. Kaya doon ako magpapagas sunod niyan sa may Petron, sa may sagada. May Petron doon eh. So let's go. Grabe guys, ang ganda ng lung tanawin dito. Ah, green bundok to no. Ganda tingnan. Let's go. Guys, grabe, ang ganda. Kaliwat kanan ito, bundok din to eh. Pero grabe oh, tatakpan ng ulap. Ganda. Woo! Itong kabila, yung kaliwa, Sea of Clouds eh. Kasi sobrang kapal. Yan oh, look at that. Ganda. Bali, paganda pa ng paganda yan. Mamaya makikita natin pagdating natin dun ulit sa mountain pass na ulit. Nasa ano pa tayo eh, nasa bayan-bayan pa tayo. Mamaya-maya. Wow, grabe yung clouds, grabe yung view. Ganda. Ano ba to? Bayumbong. 10 kilometers Jollibee Bayumbong. Guys, time check natin, 7:12. Ang baba pa ng hamog ngayon. Maaga pa kasi. Pero
tinitingnan ko yung sky eh, clear naman. Talagang mababa lang yung hamog sa area na to. 59 kilometers bago tayo makarating ng Banawi Arch. Pero ano, kung titingnan nyo naman, after ng hamog, clear sky siya. Guys, palagpas na tayo sa proper ng Lamut. Paakyat na ulit to. Ayan, ifugaw na to. Ulitin, ifugaw pala, nakasulat. Woo! Good morning! Ganda ngayon ng umaga natin, no? Clear sky. Look at the sky. Ito yung mga gusto kong daan. Hindi yung dun sa bayan-bayan kanina. Ito gusto ko. Ganda dito. Sana. Kasi ano na lang eh. Ang 40 kilometers sa may arko na tayo ng Banawi. Tapos from Banawi to Sagada, parang mga 2 hours pa. Kulang 2 hours pa po. Ganto ng umaga natin, guys. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Yan, ganda ng ating morning today, guys. Dire-diretso lang tayo at mukhang ganito na yung kalsada siguro. Paakyat na ulit siguro to. Kasi pabanawi na eh. Ayan na, mountain pass na ulit yung mga dadaanan natin. At expect natin palamig ulit ng palamig to. Kasi pataas ng pataas yung altitude natin eh. So pag kaya ko namang tiisin yung lamig, di na ako magpapalit ng gloves sa jacket. Pero pag hindi, eh hihinto tayo. Pero kaya naman kasi sumikat na yung araw eh. Kumbaga pag natirikan tayo ng sun rays, yan, kaya nating anuhin yan. Kaya nating i-bear yung lamig. Wow, what is this place? Ang ganda. Wow. Yung mga bamboo trees. Hello. Nag-smile siya, oh. Nag-smile yung bata. Kinawayan natin. Woo! Guys, 26 kilometers. Nasa Banawi na tayo. Siguro makakarating tayo doon na, sabi dito, mga 8:55. Before 9, nandun tayo. And then, doon na rin tayo kakain sa may Banawi. May masarap na kainan doon. May magandang kainan doon. So, doon lang mismo. 40 minutes, andun tayo. Let's go! Woo! Grabe. Grabe yung mga rocks dito. Nakakatakot, ha? Bumagsak yan sa'yo. Ang ganda. Wow. You know, pati yung kabila. Oh, kakanan tayo. 300 meters, we will turn right. Ayun, pabanawi, kanan. Ito, kanan tayo rito. Ay, yung lumang bridge yan doon sa baba. Ganda, wow. Parang sa may ano. Ganda ng ragasan ng tubig. Parang sa Kenan Road. Woof! Ganda dito, guys, oh. Magubat. 15 km, andun na tayo sa may arko ng Banawi. Na konti na lang at kami nagugutom na rin. Doon din kami kakain ng breakfast. 8 pa lang eh. Breakfast or lunch. Grabe, guys, kanina pa kami umahon. Siyempre pag umahon ka, palamig ng palamig lalo. Namamanhid na yung kamay ko sa lamig. Kailangan namin siguro mo ng pati yung ilong ko namamanhid na. Kapalit. Kahit makapag-gloves lang ako, kahit di na magpalit ng jacket. Oops, parang magandang ano yun, ah. Tara, doon tayo. Sika nyo.
stop tayo doon. Doon tayo mag ano, rest. Ayan. Pay CR kung gusto nyo mag CR. Wow. Whew. May kape kayo, Nay? May kape kayo? Coffee? May kape? Oo. Ito guys dito. Oh, dito na ako magpapalit ng gloves. Ang lamig sobra. Ay, overlooking ah. Ganda. Salamat na, bye bye. Thank you po. Ang ganda ng lugar ni nanay doon guys. Kape kami kasi talagang giniginaw na ako. So nagpalit na tayo ng gloves. Ito na, pang lamig na talaga tong gloves na to. Kasi kanina namamanhid na talaga. Namamanhid na yung kamay ko sa lamig. E paakyat pa to ng paakyat. Hindi natin alam kung gaano pa. 7 kilometer pa ano, Banawe. Malapit na. Parang ano na lang to, isang buong sungay. Pumpaahon. Parang sungay. Oh. Guys, 1 kilometer na lang, andun na tayo sa may Banawe. 1 kilometro. Ah, mukhang nag-ride din sila. Guys, nakita ko na dito yung ganda dun, oh. Nakita ko na yung arko ng Banawe. Nandito na tayo. Yun na, kita ko na Banawe. Uy, War Mountain, dude. Look at that. Uy, Banawe. Banawe, 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 Banawe. Yan na tayo, Banawe. Ano, park tayo. Tayo pwede mag-park doon sa unahan. Ay, papalipad tayo dito. Ang ganda ng background doon, yung bundok nakita mo kanina. Isang may kaliwa dito. Ganda. Shota natin. Guys, paalis na tayo. Kakaalis lang natin dun sa may arko ng Banawe. At punta na tayo dun sa kakainan namin. Yung kita yung rice terraces. Kitang kita yung mga, sana may ano ngayon, greenish yung kulay niya. Para maganda tingnan, no? Look at that guys. Grabe, dito lang sa gilid ng kalsada. Ang ganda. Pero maganda yung view dun pag anong ka. Like, kita mo yung buong ano. Dun tayo. Dun na yun sa part na yun eh. Alam ko. Oh, sure ako. Dun na yun. This is it guys. Dito na tayo. Saan na dito yung kainan na yun? Kasi dito na yung mga bilihan ng souvenir shop eh. Banawe View Cafe. Ito ata. Like, kumusta kaya yung likod na ito? We are open. So dito tayo sa may Banawe View. Thank you.
Alis na kami dito. Time check, 11:11. So sakto siguro makakarating kami ng Sagada kasi alas 2 yung check-in namin eh. So kung idediretso namin to, tong Sagada, mga alas 2 andun kami. Or before 2. Wala pa siguro, alas 2 andun na kami. Kaya let's go. And guys, on the way na tayo pa Sagada. Let's go, let's go. 1 hour and 31 minutes. So andun kami ng 12:40 to mag-aalauna. Tama-tama yung check-in natin alas 2. Nagpalit na rin ako ng gloves at saka jacket. Nagpalit na rin ako kasi yung isa kong jacket ang lamig nun eh. Pasok na pasok yung lahat ng hangin. Dito guys sa kalsada na to. So wala na kami nakakasabay. Wala kang mga sasakyan. Kaming dalawa na lang dito. Ayun. Binati ko kasi may nagpakita tuloy. Ganda dito, parang tuktok na to kasi wala ka nang makikitang mataas pa dito. Kaya ang lamig na rito. Buti na lang nagpalit na tayo. Ayun, paakyat pa lang paakyat. Eh pero dahil ano siya, yung tawag nito, rolling hills tapos siko-siko, hindi ka makapagpabilis masyado. Ganda dito. Wow, look at those mountains. Doon ata tayo galing eh, o doon ang pupuntahan natin. Yung bundok ngayon, ayun o. Mukhang yun yung pupuntahan natin eh. Wow. Wow. Kita nyo ba yan guys? Kita nyo ba yan? Pagkamali, isang pagkakamali mo dyan. Teka, pupuntahan ko ta. Wow. Uy, ano to? Ang lalim. Magkamali ka dito, nako. Ayun, may mga taniman ng gulay sa baba, oh. Doon ata kami pupunta, nakikita niyo yung kalsada doon kaysa malayo. Yun ata pupuntahan namin. Naalala ko na guys, nakikita niyo yung ayan, kalsada, diba? Diyan tayo dadaan mamaya. Tapos yung lugar na yun, naalala ko, yun yung may tower ng Pag-asa. Tapos ang mumura ng gulay doon. Yan yung pinakamataas na part eh. Tapos after nun, papunta sa Gada, pababa ulit yun. Basta naalala ko, ano yun, may tower doon. Hindi ko alam kung anong satellite ba yun, o tower ng Smart o Globe, o tower ng Pag-asa, hindi ko alam. Basta mayroong tower doon. Tapos laging mafag doon sa area na yun. Eto na, papunta na tayo doon. Kasi ano na tayo eh, you know, facing na tayo doon sa may area na yun eh. Eto na. Ayan, pagka ganito mo, facing ka na pag ano, doon sa may, kita nyo yung ulap na yun. Doon yung tower na pupuntahan natin. Ganda dito, kaming dalawa lang nagmumotor dito guys. So walang katao-tao. Ganda, oh. Sarap. Kaming dalawa lang nagmumotor, oh. Walang mga sasakyan, wala kaming kasabay. Right. Ito kami para panoorin kung paano umihi. Sa scan nyo, ayan ang nakikita nyo. Ayan, nakaikot na kami pa letter V. So lagpas na kami doon sa may parang point ng pa V. Paano na kami? Layo-layo pa guys. Ganun nyo naman guys. Nasa gilid kami ng kalsada. And look at the view. Grabe. Medyo mataas na itong lugar na ito eh. Kasi ito yung nakita namin yung doon sa kalsada na pa ganun. Ayan o. Yung kalsada na yon, pag ganun kasi pa letter V. So paano na kami pag ganun na. Ayan, papunta na ron. Galing kami ron, ikot. Whew. Na guys, ito na ba yung papunta na tayo ng ulap. Malapit na. Eto na. Ayan na nga siya. Punta na tayo ng ulap. Eto na yung sinasabi ko sa inyo guys, yung may tower. Ayan o, eto na. Grabe, sa malayo to kanina kitang-kita namin eh. Dito talaga parang most of the time, 70% talaga rito. Talagang mafag siya. Eto na, diba, pababa na siya. Tapos na yung inaho namin. Wow! Wow! Ganda! Ang ganda! Wow! Ayan o. Ang ganda ng landscape. Ngayon, tinakpan na ng bundok. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire.
rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Grabe, what a view. Look at the view. Guys, ito sa Gada. Yan dito, uso talaga yung mga ganitong humps, yung parang stainless. Guys, pinababalan tayo. Paakyatin din pala ulit tayo. Bakit po tayo pinababa? Guys, so after ng tulay na to, pakaliwa na tayo pasagada. Kasi pag kumanan tayo, yun yung papunta ng Sadanga, sa may Benguet. Pero dahil antokis na tayo, ayan, akyat na tayo. Ayun o, yung nakita mo yung mga umaahon na sasakyan na yun. Ayan, dyan tayo aahon. Ang tarik eh. Wow, look at that. Let's go. To ano na to, proper town, proper bontok. Bontok eh, no. Sa bontok to, bontok mount, ay no, bontok mountain province, oh. Bontok. Akyat na ulit ng Sagada, guys. Woo. Ayan, palamig na ulit to ng palamig. Ano kaya itong 100 na to, no? Ito, Halsema Highway to. Ito kaya. Ano kaya ang daan yun? Grabe, ang ganda. What a road. Ang ganda. Oh my God. Bakit na to ng Sagada? 10 km, Sagada na tayo. Actually, hindi pa. Doon pa lang sa check-in na natin. Lang sa mismong Sagada. Ito na, guys. Ito na talaga legit yung paakit ng Sagada. Mga 7.7
7.5 kilometers paakyat ng Sagada. Hey guys, lapit na tayo. Mga 6 kilometers nandun na tayo. Sa may mismong town proper. Pero dun sa may tutuluyan natin, malapit na tayo. Siguro mga 3 kilometers, 4, mga ganyan. Tuloy-tuloy lang ang ahon. Whew. Lapit tayo guys. Hey, yan na pala. Welcome to Sagada. Naalala ko dati ano pa to eh. Luma pa yung naka-print dyan eh. Yung post na yan, yung signage na yan. Ano yan eh. Yung bagong pintura na ngayon yan ah. Guys, nakarating na yung ating Bergman dito sa Sagada, guys. Discover Sagada. Yan, picture mo. Yeah, guys, nakarating na yung ating motor. Si ating Bergman dito sa may Sagada. Woo! Sulit. Anong oras na ba? Time check is 1:20. Eh, ang check-in namin is ano pa? Alas 2 pa. So dediretso muna kami ng Petron, papagas kami doon. At saka dediretso kami ng tourism office para makapag-reserve, makakuha ng tour guide doon sa mga pupuntahan naming mga activity para sa bukas. So let's go. So, anong pakiramdam sir na nakarating, first time niyang mag-long ride? First time makarating ng motor niya dito sa Sagada. Anong masasabi mo, boss? Okay. Yeah, kung naririnig sa intercom ang sagot niya, okay. You know, yeah, sabi diyan, Jesus loves you. Yeah, sa mga nakakabasa niyan, mahal kayo ni Jesus. Okay, picture tayo. Rock in Cafe. Oo, dito. Sa may woods. Tamo na tayo. On the way tayo dun sa tourism office. Sana may nagbebenta dun ng mga bote-bote ng gasolina kahit mahal. Papatusin na ni Scanyo. Guys, ngayon pasok tayo sa may tourism information center ng Sagada. Let's go. Para sa mga activity natin bukas. Right. Tignan natin kung ano yung mga pwedeng activities gawin natin bukas. The afternoon po. Oh, lista ka na. 1 to 2 days, 50 pesos. Oh, 50 pesos tayo. Dalawang araw tayo dito. Ito may ATM dito. May ATM nga pala dito guys kung nung tatanong kayo. Baka hindi kayo nakapag-withdraw. Meron ditong ATM. So, let's check. Temporary suspended yung bumood. Oh, nako, sayang. Dahil sa community ritual. Mula January 12 hanggang 16. Nako. Eh, 12 to... Hanggang kailan tayo dito? 8. Ha? 15. Ah, maabutan natin yung bumood. Oh, kaso sa last ano na. Kasi sarado eh, suspended eh. So yan guys, babalik na tayo dun sa accommodation. Tapos mamaya, pagdating namin sa accommodation, kukontakin namin yung mga tour guides. Iyon, para sa mga activities na gagawin natin para bukas. Let's go! Tapos na kaming pumunta ron sa tourism office. Dito na kami ulit sa chineck na naming hotel. Ayan yung bahay na baliktad, kitang kita rito. Ayan o. So park muna tayo, then let's go na. Ito, dito siguro, ito. Guys, dito na tayo sa 204, diba? Ayan. Welcome to Sunrise View. Grabe. Tinan mo naman dito. Ayan mismo yung area na yan. Nagsi-sea of clouds dyan. Hindi naman certain, pero yan yung part talaga na nagsi-sea of clouds. So, punta tayo sa room. Uy, may karaoke sila, oh. Sa akin kaya umorder yan. Uy, may chimney pa.
204. Ayan, ito. 201. Possible ito 204. Ito yung road, guys. Grabe, guys. Dito na tayo sa may sunrise view. Halos magta 24 hours akong gising. Kasi kahapon, nagising ako ng alas 5 ng hapon. Then, nag-assemble tayo ng unit 2 dahil order ng client. Dire-diretso na yon after naming, after kong mag-assemble, diretso ng luwas o diretso ng alis. So, malis kami. Anong oras tayo malis? Mga 11, no? 11 ng gabi, malis kami ng ano, ng Cavite. Mamaya, papalipad tayo ng drone. Magma Marlboro Hills kami. Marlboro Hills. Ang laki ng room namin, guys. Oh. Pwede nga dito mag ano eh. Pwede dito maglaro eh. Oof. Tulog muna tayo. Then mamaya, punta tayo sa may Danum Lake. Sa may viewpoint lang. Kasi sinarado na raw yung Danum Lake. Hindi na makakapunta rin sa may mismong lake. Kaya doon lang sa viewpoint. Maganda kasi ang sunset doon. Kaya pupuntahan natin mamaya. Kung ang sunset is 5:30, mga 5:30 earlier, punta tayo. So, pahinga muna tayo. Idlip, saglit lang. Let's go! So, punta kami ng Danum Lake. And then, ito naman yung hotel namin, no? Yan lang, oh. Grabe. Hahanap tayo ng papagdi-dinneran natin doon sa may town proper mismo. Alright, let's go. Dapat donut dito. Ito kami sa may abang kami ng maganda sunset dito sa may Danum Lake. Sarap na ito, guys. Oh. Donut. Sarap. Maigit pa. Nang lumubog yung araw yan, papunta na sila, palagdag na sila ng palagdag. Any minute palubog na yung araw. Anong oras ba? 5:30? Kasi mga ganong oras tulog yung araw. Ito yung perfect kaya may nagbo-board fire sa taas. Mamaya punta natin yung nagbo-board fire. Let's go. Kanyo, tuwan-tuwa. Yeah! Ganda. Sarap dito. Hindi mo kailangan ng aircon kasi sobrang lamig. Let's go! Ganda dito, guys. Parang nasa ilalim ng kuweba, no? Tapos dinisignan. Kami magdi-dinner. Buffalo wings ka? Ikaw, buffalo wings!
dito dito guys, so kaso medyo madilim. Pero sa camera, madilim siya. Pero ito naman sa actual, sakto lang. Sinigang, buffalo wings with fries. Let's go! Sarap dito guys. Cozy. Paglabas mo dito, malamig na. Ito medyo warm dito sa ano baba. Let's go! Let's eat! Ayan na guys. Pabalik na tayo dun sa hotel natin. Then, maga tayo matutulog kasi maaga yung call time natin bukas. Alas 4 ng umaga. Ganun. Kaaga. Yeah, let's go, let's go, let's go. Malapit lang ang hotel dito. Siguro wala pang 1 kilometer dito tayo sa hotel. Let's go! Dito na kami sa room. At maaga yung call time namin bukas. Problema namin paano maligo. Sa bagay, may heater naman. Pero sobrang lamig ngayon. Tara, tulugan na. And then tomorrow, we're going to Marlboro Hills and Blue Soil Sagada. So ano yun, traverse yun eh. After ng Marlboro Hill, going naman pa Blue Soil Sagada. And then balik sa ano, balik sa Sagada Town. Let's go, let's go. Good night everyone. Morning guys. Woo! At ready na tayo para pumunta sa saan ba yun? Sa tourism office kasi doon tayo pinapapunta para sunduin tayo ng ating tour guide para mag-trek sa Marlboro Hills. Let's go, let's go. So magmo-motor kami hanggang doon, mga 1.2 kilometers mula rito sa hotel hanggang doon sa may Sagada Tourism Office. Let's go. Let's go. Lamig. A few moments later. So in that clip guys, nawala yung audio ng ating camera. So, yun. Gusto ko lang ipakilala yung mga nakasama natin mag-trek. Yan, yung nakakulay orange, si Kuya Chris. And then, si Ma'am, I forgot her name. Ma'am, pasensya na po. Then, si Kuya Rafael, yung isa yung nasa kaliwa. Yung itim yung jacket. So, ang price ng trek ng Marlboro Hills at hanggang Blue Soil Sagada is 2,900. Good for 10. So, kung 10 kayo na magkakaibigan, 2,900 yun, divided by 10, so tag 290 kayo. Eh, dahil lima lang kami, so yung 2,900 na package ng Marlboro Hills plus Blue Soil plus yung tour guide na 2,900, so dinivide ng 5 person. Kaya tag pa 580 kami, no? Kung hindi ako nagkakamali. So, yan, trek lang kami. From starting point hanggang doon sa may Marlboro Hills, mga kulang-kulang 1 hour namin kinuha. At from Marlboro Hills papuntang Blue Soil Sagada, yan medyo isang oras mahigit yan. Kulang-kulang 2 oras. So, ayun. So, enjoy natin yung trek and let's go! Yan, nag-aantay tayo ng sunrise. Kasi it's still dark. 5:30. And sabi nila, 6:30 pa ang sunrise. Kaya, antay pa tayo ng kulang-kulang isang oras. At sana clear. Mawala tong hamog. Ayun na. Parami na lang, parami na ang mga dumating. Hanggang doon kayo sa dulo. Hindi lang kita dito sa video. Pero medyo malapit na. Ilang minutes na lang yung sunrise na. A few moments later. Sa lukuyan, nag-aaway yung dalawang aso ron. So, after namin dito sa Marlboro Hills, dediretso kami ng Blue Soil Sagada. Diba? Hindi na tawag nilang Blue Soil. Pero nung napuntahan ko yun last 2020, parang kulay green siya na blue eh. Nag-aaway pa rin sila hanggang ngayon guys. Sobrang lamig dito. Lalo pag humahangin, nagiging times 2 yung lamig. Grabe. Ano iba, nagpipicture-picture dun oh. So, on our way to Blue Soil Sagada.
Grabe guys, ang astig dito. Pag isinigaw mo yung gusto mong isigaw, sakto lang. Mag-i-echo siya from afar. Maririnig mo dito yung echo ng sinigaw mo. Sigaw ka na. Wala kang gustong isigaw. Kahit ano, isigaw mo lang. Woo! Diba? After Blue Soil, balik na sa hotel. Yes, malapit na tayo dun sa mismong yung van sa may kalsada. Kasi ang ending nito kalsada, dun nag-aantay yung van namin para ihatid kami pabalik ng town. Then, lunch na. Kain tayo. Ay, yung van. Yan yung mga jeep natin, mga van. Let's go. Woo! Tapos din yung trek. Congratulations. Thank you. You made it. Yeah. You made it, guys. Ito na yung van namin. Galing kami dyan sa bundok na yan. We're going back to town na. Doon kasi nakapark yung mga motor namin. Then balik sa hotel. Then, ano, hindi pala kami babalik sa hotel. After namin makabalik ng town, is diretso sa lunch. Yan pala yung van, oh. Diyan yung Sunrise Hotel, yung van na yan. Diyan kami naka-check-in. Pwede pala tayo sumabay doon, no? Sabay doon tayo. Kaso yung motor natin nasa town nga pala. Guys, dito na kami sa may tourist information. Ang problema, naiwan ko yung gloves ko. Naiwan ko dun sa pangalawang stopover after ng Blue Soil. Kaya hirap mag-drive ito, lamig. Mamanhid yung kamay natin. So, lunch muna tayo. Then, after lunch, balik hotel. Then, bahala na mamaya ako saan. Let's go! Guys, kain tayo ng lunch dito sa Food for the Heart and Soul. Yung ba yung pangalan? Hindi ko alam mo. Pangalan ito. Malapit lang ito dito sa may tourist info system. Tourist information office. PMMD store and eatery. Yan. Malapit dito sa ano. Near sa tourist info office. Ayun, mga motor namin. Let's go! Pabalik na kami dun sa hotel namin. Nakatapos lang namin mag-lunch. And going back, medyo mahabunan pa na. Marami dito, malamig ngayong Linggo. Sa buong Pilipinas, malamig ngayong Linggo. Hindi lang lalo dito. Guys, dito na kami sa hotel. At ito try namin mamaya mag-sunset ulit dun sa pinuntahan namin kanina. Then, ganda dun pag sunset. A few moments later. Ano guys, punta muna kami ng town.
hanap kami ng makakainan doon, then diretso kami sa may sunset. Yung pinuntahan namin kahapon, mag-aabang ulit kami ng sunset, and then dinner, and then let's go. Makapag-roam pa tayo dito sa Sagada. Sobrang ano pa ngayon, sobrang makulimlim. Sana maging clear para clear yung sunset mamaya. Okay, let's go. Malapit lang naman yung town dito, mga 2 kilometers, mga ganyan. 1 point something. Alright. Guys, dito tayo sa may Sagada Pottery. Dito yung ano, yung mga gumagawa ng mga paso. Ayan, tuturuan ka rin nila dito. Tuturuan kanila paano maghulma, paano maging potter. Diba, yung potter, yan yung naghuhulma ng mga paso eh. Ewan ko kung may ongoing ano doon. Check natin kung may ongoing na. Yan, so hindi namin naabutan yung nag-i-instruct paano maging potter. Pero may video ko dati dito nung huli namin punta. No, sino ba yung gumawa nun? Sino yung naghulma nun? Si G. Mike, no? Si Mike, tsaka si James. Yan, tinuruan sila. Hindi, nag-video lang ako nun. Hindi ako gumawa nun. Sagada Pottery. Alright, punta na kami doon sa may sunset view. Malapit lang yun dito. As in, sobrang lapit lang. Guys, on our way tayo doon sa may sunset view. Balik tayo ulit doon. Kasi ganda talaga doon. As in, perfect siya. Perfect siya pang-abang ng sunset. Kaso, gloomy ng weather. Hindi natin alam kung meron bang sunset. Oo, wala. Sana meron. Sana mag-clear. Pero gloomy yung weather. Ayun, meron. Nakita ko yung rays ng araw. Let's go. Tara. Tignan natin. Medyo sumilip siya eh. Sumilip yung araw. Guys, andito na kami sa may ano, sa may pizza bar. At mas malamig ngayong araw kumpara kahapon, grabe. Alam mo yung sasakit yung muscle mo pag matagal na expose sa lamig. Ganun siya. Yan. So, kami palang ata tao sa taas, hindi natin alam. Ay, hindi, may tao na ata. Unahan natin para makapag-timelapse tayo ng maayos. Ito yung sinasabi kong donut sa inyo, guys. Sarap to. Ano yung laman niya sa loob, ma'am? Munggo, no? Hindi. Ah, ano ba yun? Malagkit po yung glutinous rice or biko, sabihin mo lang. Oo. Ayun, sarap dito nun, guys. Tapos, 10 pesos ang isa niya. Sarap, sarap. Parang donut talaga. Timpla tayo ng kape. Let's go. Ito na kami, guys. Ayan, nagka-timelapse si Scanny. Nire-ready na yung bonfire ni Kuya. Guys, dito tayo sa mga sa may beauty. Actually, kita dun yung ano. Diyan ba na sa baba? Yung Danum Lake. Close na kasi yun. Ayun, nakalagay yun. Danum Lake is close. Meron din doon. With D. Naantay namin i-prepare yung bonfire. Then, papailit tayo doon. Sige. Guys, palubog na siya, guys. Ganda dito talaga. Grabe, sobrang ganda ng sunset, guys. Uupo ka lang dito, tapos nod-nod lang ng sunset. Tapos walang masyadong iniisip, diba? Perfect yung location talaga na dito sa Sagada. Sa Pizza Hub to. Pero i-search nyo na lang Danum Lake. Bago dumating ng Danum Lake, may kita kayo parang matataas na cottages. Pag nakita nyo na yun, yun yun. So sa baba, Pizza Hub. Look at the view. Guys, nalis na kami dito sa may Pizza Hub, sa may Danum Lake. At pabalik na kami ng town para maghanap ng dinner. Dinner! Ay, nag-enjoy pa, nagkakaroon. Let's go!
Go, let's go. Dito kami guys sa pagdi-dinner namin. Sa tabi lang to ng ano, sa tabi ng tourism office. Bro, guys, tignan nyo naman yung isang order. Tignan nyo yung servings. Men, ang dami, men. Like, wow. Let's go, let's eat. Pilik-tikan. Hindi ko express. Ito lang yan sa Clayton's Eatery. Sa tabi ng tourism office. Na guys, pabalik na tayo ng hotel. Tapos tulog na, maaga kasi maaga rin tayo gigising bukas para mag-breakfast sa isang malalim cafe by the cloud. Let's go, let's go. Woo! See you tomorrow. Yan guys, walking distance lang naman yung pag-aalmusal namin dito sa may isang wow. Mga 180 meters, ganyan lang siya kalapit. And lalakarin lang namin. Let's go para makapag-breakfast na tayo. Lumig dito sa labas. Let's go. Guys, tayo sa may isang wow. Naka-open lang yun. And may mga nauna ng iba. Ayan, kaka-open lang eh. Kasi 5 nag-o-open. Ayan, nasa labas ito eh. Walang mabakasan, bilig. Ayan, kaya pumaliwanan. In-open na nila yung pinto. Gutom ka na dyan? Medyo. Let's go. Tayo sa may corner. Ito, okay na to. Wow. So guys, this is some wow. May mga souvenir sa loob mismo. Katagay ito sa mga 6 po kakasya ka sa kanya. Mga souvenir. Kasya mo ito, hindi ko pa adult yan. Sanay naman ng walang sapot sa kayo. Dito. Sagada. 300. Dumating na yung aming beef. Tapa. Ay, bilis na dumating yung kape dito kaya mamadali na. Let's go. Aming bintana guys, napakaganda. At mag-early check out kami para hindi kami gabihin sa Baguio.
Kasi tatagal ang biyahe. Tumatagal yung biyahe namin kasi nagpapalipad pa kami ng drone. Pag may gusto kaming hintuan, hinihintuan namin. So, let's go. Para makadating tayo ng Baguio ng maliwanag pa. No? Let's go. Hey na guys. On the way na tayo sa highest point, sa Atok. Then after natin mag-Atok, diretso na tayo ng Baguio. Andun yung ating check-in sa may Starwood Hotel. Let's go, ingatan tayo ng Lord, ingatan tayo ng Panginoon sa ating pagbubiyahe. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. And guys, madaanan natin dito yung isang wow. May pababa na kami ng Sagada, going na kami ng Atok. Actually, paakyat kami ng Atok pa lang kasi mas mataas yun eh. Ayan, nandito lang yung Sea of Clouds. Ayan o, yung isang wow. Yan yung breakfast na namin kanina. At buti naman nag-clear siya. Kita yung Sea of Clouds kanina. Ayan o. Alright, let's go, let's go, let's go. E-enjoy na naman namin yung mga views na ito. Ayan o, half tunnel o, dito. Paglagpas lang ng isang wow. Yun lang, magsasuffer ako sa ano, lamig. Kasi yung jacket, yung gloves ko, yung gloves ko na panglamig talaga sana, naiwan ko dun sa trek ng papuntang Blue Soil. Kaya ayun, titiisin ko tong lamig ngayon. Lamig ng kamay. Ay nako. Okay, kaya sana kayanin. Kayanin yung lamig. Na guys, nandito na tayo sa may intersection. Ito, pag kumaliwa ka dyan, papunta ng ano yan, Banawe. So, pag papunta ka ng Atok, Baguio, dito. Ayan o, yan. Pabanawe. Pabanawe yan. Tapos, eto dito. Eto na yung Pabaguio. Guys, Halsema Highway na to. Dire-diretso na to hanggang dun sa may Atok. So, dun muna yung first target natin. Makarating tayo ng highest point sa Atok. Then, siguro, dun tayo magla-lunch. Late lunch na yun. Siguro, mga alauna. Mag-aalas dos. Siguro, 1 or 1:30. Bago tayo pumunta ng Baguio diretso. Yan, magla-lunch muna tayo dun sa Atok. Alright, ito na yung Halsema Highway na tinatawag nila. Ganda guys, kita mo yung mga puno. Tapos ito, river sa baba. Tapos puno. Yan, tapos ng ganda ng kalsada. So ngayon ko palang ito susubukan eh. Yung papuntang Baguio na galing sa Sagada. Kasi ilang beses na ako nakapagsagada. Pero ang lagi kong inuuna, Baguio and then Sagada. So first time kong balik na rin na mauuna yung Sagada tapos Baguio. So lahat ng makikita ko ditong kalsada, lahat yan, ano yan, first time kong makikita yung way na to, yung mga views na yan. Guys, huwag kang titingala. Tinan mo naman no, nasa harapan lang namin yung puno. Wow. Wow. Grabe. Ganyan pa siguro kataas yung aakitin namin guys. Ano kaya itong daan dito? Pababa. Ginagawa ng kalsada eh. Woo! Grabe guys. Wow. Wow. Yan ang Wara View. Nakita ko guys, paakyat pa yun yung kalsada na yun. Oh. Paakyat dun at yung gas natin, 1 bar, nagbiblink na yung gas. Sana maabot tayo sa may proper ng Benguet. Hindi ko alam kung ano yung unang munisipyo ng Benguet yung madadaanan natin. Pero sana umabot. Mga 15 kilometers eh. Pag wala, hihilain ako nung kasama ko. Pagkas muna tayo. Tara, dire-diretso, Atok.
na yung arko ng Mountain Province. Andito na tayo sa mismong Benguet. Bugis pala yung umpis, yung unang ano. And welcome to Mountain Province. May view deck dito. We're officially here in Benguet. 40 kilometers hanggang Atok. Hanggang highest point sa Atok, yung former. Kasi yung bagong highest point sa Tinok yun. Tinok Ifugao. Doon yung bagong highest point. Sige lang. Konting taste na lang. Doon na tayo sa may Benguet na sa Atok. Approaching na tayo ng highest point doon sa may view deck. Grabe, hindi na ako nakapag video kasi dami naming in-overtake na truck na kailangan namin gawin kasi nga nagkoko sila ng ng pagbagal. Kailangan talaga lakasan loob dito pag pupunta kayo. O-overtake nyo yung mga truck. Siyempre pag overtake, 2 lanes lang naman to. Hindi naman to malawak. Malapit tayo guys. 1.5 km. Doon na tayo sa may highest point. Ayun na, nakikita ko na yung view deck ata. Yun na yun. Oo, yun na nga yun. Yung view deck, ayun na. Yun. Ito na guys. So, we're finally here sa highest point. Aba! Pininturahan na nila. Pininturahan na nila ng puti ah. Ayan oh. May pintura ng puti. Dati walang walang pintura. Makakabili ka na Scania na sticker. Yes. Ay, pinipinturahan yung dun oh. Yung highest point na isa. Woo! Highest point. Kasalukuyan pinipinturahan ni Kuya ang highest point. Oh guys, sa mga gustong pumunta dito, bagong pintura to. Thank you.
chow pa ng chowking. Sarap, sarap. Ivory's, ano to, eatery. Sa atok. Sarap eh, unang subo ko, sarap. A few moments later. Hey guys, paalis na kami dito sa atok. Kung saan kami nag-lunch. Hey. Okay. So dito, madadaanan natin yung half tunnel, yung Halsema half tunnel. Yung talaga yung buong kalsada na ano niya, may bubong yung buong kalsada. Pero walang harang dito sa may kanan. So kaya tinawag na half tunnel lang. Yan, Northern Blossom. Northern Blossom. Itong packet na to na matarik, ano yan, dyan yung Sunrise Cabin Hotel. Grabe dyan. Yan, tapos dito kami nag-check-in on last time. Yan, doon kami sa may taas, tuktok. Ang ganda ng view dyan. Kitang-kita mo yung Mount Pulag. Yan ah, nakikita nyo na ba yung nakikita namin? Na half tunnel, dadaanan ko muna. Woo! Half tunnel! What a view! Look at the roads, guys. Apaganda, grabe ang angas. Plus the view. Okay. Sa kanya din daw 100. Let's go to Baguio. Yung boundary na to, boundary ng La Trinidad, and then chup, Baguio. And guys, so as usual, Baguio traffic. Dito tayo sa may rotonda, then doon tayo sa may pangatlong exit. Hop. Ganda talaga dito sa Baguio, guys, oh. Ang daming pine trees. Ayun, nalampasan na namin yung favorite namin kainan dito, na yung Ruff's Fried Chicken. Tapos ito, Cannon Road na to. Yan, Cannon Road, papunta ng Lion's Head yan, sa bababa. Tapos ito, yung hotel namin nandyan lang. Malapit lang dito yung hotel namin. Guys, dito na tayo sa may Starwood Hotel. Yung mga motor natin. Ngayon lang yung ano, rotonda na Pakisad Road tsaka Pakenon Road. So, akit muna natin yung mga gamit natin doon, then lakad tayo pa Burnham. Let's go. Dito tayo sa fourth floor sa 408. Room 408. Buksan natin. Ito ba? This one. Okay. Let's go! CR. Buksan natin ang ilaw. Let's go! Kwarto. Laki ng kama, guys. Oh. Aircon. Okay, so palit muna kami ng damit. Then, BS, ligo siguro. Palit, ligo. And then, baba, lakad pa Burnham. And then, night market, Session Road, SM. Let's go. Guys, bumaba na kami sa... Ayun yung hotel, eh. Yan. Yung... Parang kulay flesh yung... Lakad. Ito. Itong mga fence na black na yun. Burnham Park na yan. So, lalakarin na lang namin. Tapos, pag tinamad na kami mamaya, siguro mag... Bumalik sa hotel. Magka-grab na lang kami. Magka-taxi kami. Mga 1.5 kilometers lang naman. Pag sino yung pagtong kasama ko maglakad? Lalakad tayo ulit pumalik sa hotel. Let's go. A few moments later. Tayo sa may Session. Uy, this is Spider-Man. Nasa Session Road si Spider-Man. Hey, Spider-Man! Ting-ting daw na ulit si Spider-Man. Ito yung Session Road. Ayan, pag nilakad mo to dire-diretso, papuntang SM City Baguio to. SM na walang aircon. Nagigengging si Spider-Man, no? Dito tayo, guys, sa SM Baguio. SM na walang aircon, di ba? Walang aircon to.
Kasi malamig dito. Mas malamig pa sa may aircon. Dito na tayo sa may rooftop ng Baguio. Maganda video to guys. Kasi mga nakapag-Baguio na syempre alam nyo na to. Kita nyo dito yung mga bundok na bahay. Yan na, mga bundok na bahay na nakikita ko na. Ayan o. Kitang kita, walang daya. Wow! Wow! Look at that! The panorama. Starting there. Wala pa rin ilaw yun. ASL. Lumalaban yung lamig dito sa bago niya. Ah! Dito sa may ano, yung sa edge, yung dulo. Oh, marami ito. Grabe lamig. Kuya, ang tago. Ibang violin. Now, let's go to night market. Kasi mag-aalas 9 na. Mga ganyang oras, naglalatag na yan sila ng mga, tawag doon? Tent? Tent ba tawag doon? Naglalatag na yan sila ng mga tent. Then, pag may magustuhan tayo, bilhin natin. Tapos yung mga food stall sa dulo, masarap mga pagkain doon. So, let's go! Okay, sa night market. Tignan tayo ng pwedeng mabili. Then guys, pag nagutom kayo sa kaka-window shopping dyan sa mga paninda dyan, ito may food court dito. Dito lang yan sa may ano, dulo. Sa tapat ng Hotel Venice. Ito na mga food. Food stall. Guys, level tayo ng Odeng tsaka Enoki, Biko, Matemori. Hindi ka na! Golden na! Dito yung putubong dati na wala. Naging bintahan na ng ano, naging bintahan na ng palamig. Kaya tayo ng Odeng na, Odeng, yung pala yung Odeng, ito yung Enoki. Ito pala Odeng oh. Ano, bintahan tayong drinks. Yung sabi ko yung blue lemonade. Hindi na kami si Juan. Meron ka ba na? Hindi. Ang pala pag inihoy mais. A few moments later. Hey guys. Nakabalik na kami dito sa hotel. Nag-taxi na lang kami kasi sakit na lang pa ako. Grabe, sumakit yung muscle ng legs ko dahil sa trek. Dahil sa trek dun sa ano? Di ba yun? Marbo, sa may blue soil. Sige na. Tulogan na guys. Bukas ulit! Morning guys. Kaligid na, nakaligo na oh. Ready na mag-ride. Day 4. Yes. And today na rin yung pagpunta natin sa Cannon Road. Yan, dyan tayo dadaan. Sabi nila kasi bukas na yung Cannon Road eh. Noong December 24 pa binuksan yung Cannon Road. Kaya dyan tayo dadaan pababa at makapagpa-picture tayo sa Leon. Alright. Let's go! Tour ko kayo dito sa hotel. So, yun yung TV. Yung kama namin guys, ang laki. As in, ang laki. Parang kasya yung tatlong tao. Kasi sobrang luwag namin dalaw eh. As yun yung aircon. Yan, lagay ng damit. Ang presyo nito, ito yung CR pala guys. Ayan, no? CR, shower room, dun sa kabila. Kala mo na yun, may kabila pa eh. Ang presyo nito is 1,000. No? 1,080. 1,080 for one night. Ang pangalan ng hotel ay Starwood Hotel sa Baguio. Starwood Hotel. Yung pangalan naman ng hotel namin dun sa Sagada, Sunrise View Hotel, yung may red doors. Mura lang nito, 1,000. Sa lahat ng hotel, kung hotel lang pag-uusapan, ha, mura tong Starwood. Kasi yung average hotel dito sa Baguio ay naglalaro ng 1,800, 2,000 pataas. Pero nung nakita ko itong presyo ng Starwood, man, 1,000 pesos per night, mura na yon. So, yun, Starwood Hotel yung name.
guys. Naka-check out na tayo dito sa mga Starwood Hotel. Dito lang to, yung dulo ng Cannon Road, pag dumaan kayo ng Cannon Road, may kita nyo tong tulay na to. Tapos may malaking signage ng bago dyan na yung pintura na yan. Kitang-kita na kagad dito yung Starwood Hotel. Yan, murang-mura dyan. 1,000 per night. Good for two, ang laki ng kama. So, bababa tayo ng Cannon Road. At punta tayo sa may Lion's Head. Let's go, let's go. Maganda dito sa Cannon Road talaga. Tapos ito yung view deck. Ayan, may view deck dito na kita mo yung buong ano, kita mo yung buong baba ng Cannon Road. Yan, itong Cannon Road viewpoint. So ano, hinto tayo saglit. Silipin natin. Dito. Yun, nakitang-kita nyo guys, oh. Ito yung viewpoint. Medyo mainit lang. Look at this. Ayan, Santo Tomas, oh. Ayan. Yung Lion's Head, ayun, oh. Kita nyo ba yun? Yun yung Lion's Head. Babain na natin. Baba tayo sa Lion's Head, tapos picture-picture tayo dun. Let's go. Mga taga dito lang, walang dalambag eh. Ayan guys, welcome to Lion's Head. Alright, grabe oh. Laki ng ulo niya oh. Yun na, bawal nang pumark dito. Dati kasi pwedeng pumark dyan. So ngayon, pinagbawal na nila yung park dito. Magkano sa strawberry ice cream, te? 50? Isa rin? Ikaw, order ka? Strawberry. Mix strawberry and ube ice cream. Dito yan, sa may Lion's Head. Yung ube, lasang ube talaga. Yung strawberry, lasang strawberry. Ayan na yung arko ng Benguet. Yung Benguet Province Arch. Ayan na. Hanap muna tayo ng makakainan dito sa may baba ng La Union, guys. Then magpapagas na rin tayo. Mamaya, gastos reveal kung magkano yung nagastos natin sa gasolina. So far, nakakagastos na ako ng 800 mula Cavite, Banaue, Sagada, Atok, tapos Baguio. 800 ang nagagastos ko. So hindi pa ako nakapagpagas ng gas papuntang ano na, pabalik ng Manila. So let's see kung magkano magagastos natin. So far nakaka 800 pesos na ako sa gas pa lang. Alright, kain muna tayo. Guys, amisa tayo. Basta kami kumain. Then dyan, nakalit pa Marita. So let's go. Yan, balali guys, naka 258 tayo. So 800 plus 258, yan yung total na gastos natin sa gas from Cavite to Sagada to Baguio to Manila o to Cavite ulit. So kaya na siguro tong makaabot hanggang Cavite tong full tank from, kasi nagawa ko na yun eh, from Manila to La Union hanggang dito umabot yung full tank ko. So kung magpapagas man tayo sa Cavite na. So total natin na gastos 1,100 plus, or sabihin natin 1,100 to 1,200 yung magagastos natin gas. Kung walang angkas, siguro kung may angkas mas malakas yung konsumo ng gas nun. Ayun, naantayin natin sukli. Pero kung solo ka lang, solo rider, mga ganyan, 1,100 to 1,200. Thank you. Yun guys, umidlip muna kami saglit dito sa may Dao. Naganap kami ng 3 hours na mga hotel. Umidlip kami saglit para refresh yung energy natin. Then ito na, dire-diretso na to pa uwi ng Manila. Mga 3 oras sabi ng Google. From dito sa may Dao hanggang Cavite na, hanggang sa lugar natin. So yon. Alright. What a great ride. Manila to Sagada. Sagada to Manila. Guys, dito tayo sa Manila. Grabe, ang ganda na dito sa may Lagos nila do. At yun,
Salamat sa mga nagtiyagang manood hanggang sa huli. At yun o, kasama natin si Christian Kapogi-pogi. At marami pa tayong biyayang gagawin. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon sa hometown natin. Eh no, Elijah Building o, nababasa nyo ba yan? Thank you Lord sa pag-iingat mo. Salamat sa guidance. Salamat sa provision. Salamat sa lahat-lahat. Nakauwi kami ng ligtas. Thank you.